tama na natin yung mga ano, yung mga lugar na napuntahan din namin na gusto kitang dalhin. Para mamaya, pag ano natin ang resort, magpapahinga na lang tayo. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Ayo tawo. Tuwa-tuwa sa nakikita niya 'yo. Eh si Jack. Oh, tingnan mo 'to. Pabalik na tayo sa mismong daan, papunta ng Gabaldon. At ito agad. Sabak agad sa trail. Si Jock, parang wala lang ah. Tulog pa rin si Gopi? Yeah. Ba, mahaba-haba rin. Mamaya, panay kulangot na tayo. Oo lang. Bayang kalikabok eh, oh. Aray! Yun! Na kita dito sa tulayan na to. At para kitang-kita mo yung bundok. Stop ka muna. Stop muna. Taga lang. Dati, akala namin, nung unang punta namin, ito na yung ano, Labi River, yung Bongabon. Hindi pala. Yun yung pinanggalingan natin. Doon tayo. Ito rin yung isa sa lagi tinitigilan ng mga riders para mag-picture-picture bago dumaretso ng Gabaldon. Pagdating sa dulo ng tulay, kakanan, yan na yung diretso ng Gabaldon, tapos Dinggalan. Eto, dito tayo nang galing kanina, oh. Yan yung papuntang Bongabon. Itong mahabang tuwid na to, ang dulo nito, bago lumiko, Gabaldon na. Yun na yung isa ring spot kung saan marami ring nagpipicture dahil kitang-kita mismo yung kabundukan. Sa sobrang haba na tuwid na medyo paakyat na. Wala pang isang minuto, inarating mo na kagad ang Gabaldon pag narating mo na yung tulay na yon. Ayan, ang dami nagpipicture, oh.
gabal doon. Omal, tingnan mo, may lula effect habang papalapit ka doon sa bundok. Yes. Lumalapit din. Oh, lumalapit no. Nag-zoom in, ano? Ito yung dulon mismo ng Nueva Ecija. Kasunod nito, Dinggalan na. Ano lang sa akin ng Dinggalan? Aurora. Oh. Oh. Enjoy ka naman sa nakikita mo ngayong maga. Yes. Unlike kagabi, wala na tayo makita. Panay dilim na eh. Kaya pag-uwi natin bukas, maga, doon tayo dadaan sa kabundukan para mas maganda yung view. Yung dinaanan natin kasi kagabi, yun na yung ano, syudad eh. Palayan City na yun eh. Iba yung dinaanan namin na nila sa Dik eh. Ang ganda eh. Dito, ang dami nagbebenta ng mga ano. Tawag doon, Mahal, yung mga pang landscape na bato. Pebble? Oo, ayun. Mga bato-bato. Ayun eh, dami. Yun oh. Ganda ng bundok oh. Ano, Jack? Okay ka lang? Si Kopit tulog, ah. Ano, nare-relax ka ba sa nakikita mo? Bumidyo na ang asawa ko, ah. Vlogger yan. Tingnan niyo si Kopi. Ismay antok na antok, oh. Ismay na puyat. Kinababatay. Binatayan ba tayo niya at kanina puyat? Tulog din siya. Tulog din. Pero parang napuyat, oh. Tulog. Sige, tulog. Mamaya, dagat tayo, no? Tulog. Tulog ikaw, tulog. Arte. Ula ko, mukhang marami rin nagpipicture doon sa mismong ano ng Dinggalan. Sa may boundary. Eh, mukhang maraming rider eh. Eh, syempre, bakasyon. Sulit-sulitin naman yung bakasyon. Mag-long ride din kayo, haba? Kaya kung kayo ay may mga tropa or barkada na panay drawing, eh ngayon yung pagkakataon na kulayan nyo na. Punta kayo ng Dinggalan, punta kayo ng Bungabon, para talagang enjoy. Huwag naman yung uwian. Try nyo mag-stay na isang gabi sa kada lugar na pupuntahan ninyo. Bonding moment na rin ba? Ay, minabasa nga pala akong comment na tinatanong kung okay daw ba tong Bajaj na three-wheeler kaysa sa tricycle. Kasi binentaran niya yung tricycle niya at nasakit daw ang katawan niya. Ay, masasabi ko lang sa'yo, bro. Relax pag ito gamit mo kahit malayo, kahit gano'ng pakatagal ang biyahe mo. Hindi sasakit ang katawan mo. Dahil may sandalan eh. Pagka gusto mong sumandal, sandal ka lang. Eh unlike syempre kasi pagka yung ganito, katulad ng nasa harap ko na tricycle, eh talagang nakaganyan ka lang. Tigil yung likod mo. Talagang masakit. Lalo pagka malayuan yung biyahe. Eh yung asawa ko, Mahal, ikaw, sa kagabi na 8 oras tayong bumiyahe hanggang dumaras yun ang Bungabon, nakatulog ka pa nga eh. Oo. Relax. Hindi rin sasakit ang puwet mo. Kahit na pagka mayroong kalsada na medyo matagtag, eh okay lang naman. Pero siguro kung maximize yung gamit nyo or yung bibiling nyo, eh sigurado mas relax yun. Hindi lang sa biyahe relax, pati sa magdamag. Ay, oo. Yung tulog na ating kagabi. Kagabi, naandun ako. Kagabi, di ba sabi ko, doon ako tutulog sa may tabi na pinagkainan namin. Eh sobrang lamig talaga, hindi ko na napigilan. Dito na rin ako natulog sa loob. Sabi ko sa'yo, ayaw mo pa. Ito ay gabal doon. Yung mga mag-anak namin sa Nueva, ano, Nueva Ecija. Oh, Nueva Ecija naman Nueva to ah. Cabanatuan. Ah, Cabanatuan. Dinaanan natin yung kagabi after ng Santa Rosa. Mm. Eh, kayo nga rin pala, bago kayo dumaretso ng Padinggalan, eh siguraduhin yung full tank kayo ha. Kasi, paakyat na to, panipaakyat na. Ito na yung bundok. Yung kabila niyan, yun na yung Dinggalan, yung bundok na yan. Aakitin muna natin yan, tapos bababa. Kaya tabing dagat niyan yung kabila. Sawmill Bridge. Pagkatapos nitong bridge na to, eto na yun. Ito na ang mahabang akyatan. Naku, paliko pa.
ay, tarsera. Ayaw ba ng tarsera? Segunda. Nagagugulat si Jackie. Pero kung ito ay Maxima Z, segunda, kayang-kaya na kaagad to eh. Takbo natin ay 25. Kaya yan. Ayaw kita susubukan dito sa Dinggalan. Kaya naman pala. Mas matarik pa rin yung sa ano, sa tatlong krus. Wow naman. Yan, ganda na ang daan dito. Kikita mo na yung mga tanawin. Hindi ka pa gutom, ha? Hindi pa. Eto mga to. Hindi pa kakain. Hindi pa yan. Siya. Sir, sige po. Sige po. Nakausap ko si sir. Tinatanong niya kasi kung saan daw nagpapagawa ng ganitong bubong sa tuktok kasi meron din daw siya. Eh ang sabi ko, ito po ay special edition ng Bajaj. Pero sabi ko, meron naman napapagawa ng ganito. Sa San Pablo, meron. Yung ang pangalan ay Car Smart. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I. Green na green! Parang shiba, green na green! You're the rose in a garden. I love Baltic! Dito yung naprank kami ni Lasa Dick. Yung nakita namin ano, na signage na bawal mag-helmet. Oh. Yung pala, nung ano pa yon? Nung pandemic pa pala. Ito oh. Remove your helmet before entering. Nung ano pa pala yung pandemic, hindi na natanggal. Punta muna natin yung mga lugar na napuntahan din namin na gusto kitang dalhin. Para mamaya, pag ano natin ang resort, papahinga na lang tayo. Napanood mo ba yung vlog namin dito? Oo naman. Oo. Di ba sinabi ko noon na ano, dadaling kita rito? Now, we're here! Please, year-end or New Year's ride, madala na kita ngayon dito. Saka ano, na-testing na rin na kasama ka sa mahabang biyahe. Kung ready ka bang matulog kahit saan. Grabe. Pwede ka na bang ano, isama ng North Loop or ng Philippine Loop? Ha? Basta ito gamit. Oo. Oo naman. Basta yung tipong ito kahit gamit. Saan, pwede na matulog pagka inabutan. Kailangan lang natin portable CR. Pwede akong makaihi. Meron naman nun ah. Saan? Sa Shopee. May mga nabibinig ganun ah. Yung tinitiklop, tapos lalagyan mo ng plastic. Oo, tapos yung nilalagyan ng ano, parang tablet. Oo. Ayan, mahal. Dagat. Kita mo ako green na green oh. Anong green? Blue? Blue ba? Blue. Aakit nga pala to, matarik. Primera! Nawalan tayo ng ano eh, ng buwelo eh. Tare ka ba? Hindi, kaya yan! Dami nagra-ride ngayon ah. Siyempre! Ang bakasyon na yan! Year-end ride! Ano, kapos? Kakaposin! Primera! Tare! Kung yung tricycle nga na to, kinaya eh. Three-wheeler pa. Ang dami pa. Ah,
haba ng tare ka pa. Ay, ano? Game. May papuso pa. I love Uno. Yan, no? Oh. Ah. Oh. Parang ano lang ang dagat. Ito, maganda to. Basta may nakita ka nag-picture tsaka mga nakatambay na rider, maganda yung video dun. Dito na kami tumigil na nila sa tigno, ma'am. Dito kami sa may grotto, nakapagpalipad ako. Yung nakita nyo kaninang video na drone shot is dun sa may Pacific View Deck. Mas malakas yung hangin dito. Kitang-kita ko yung drone ko na lumalaban na lang sa hangin kahit di ko pa masyadong mataas. Eh, ayoko naman i-take yung risk na baka kung saan na naman mapunta ang ating drone. May susunod pa naman, mapapaliparan din natin yan. Masya, tayo ay diretso na papunta pababa at medyo nagugutom na rin ako. Anong oras na ba? 10:39. Eh sa ngayon, eh tingnan nyo na lang dito sa camera ko kung gaano kaganda rin dito. Ayun oh, doon tayo pupunta. Woo! Mahirap talaga magpalipad ng drone kapag sobrang lakas ng hangin. Kasi hindi yan magre-return home. It's either dalhin niya ng hangin or i-manual maneuver mo na bumalik. Eh kapapagawa lang natin. Laki-laki din yung nagastos natin kaya ayoko, natatakot ako. Pero at least nakita nyo naman dun sa Pacific View Deck kung gaano kaganda rito sa mismong taas ng Dinggalan. Sulit ang mata ko. Sulit ang mata mo. Sulit ang nakikita mo. Eh, shoutout nga pala kay Sir na nakakilala sa akin kanina. At sabi niya nga, eh, sobrang lakas daw ng hangin. Hindi rin siya makapagpalipad ng drone. Diyan kami kumain nila sa dikdun eh, wala oh. Baka doon, meron pa doon. Wala na. Hindi na ako nakatiis, ang init. Ito na yung booty jacket ko. Okay pala itong ano, itong dry fit na Shiba, reflectorized. Oo. Pagkagabi, nakikita ka agad eh, pag nailawan. Ayan, dagat na. May nag-comment nga pala na gusto niya daw yung jersey ng Shiba, saan daw at paano makaka-avail. So, yun ay ginawa para sa aming mga ambassadors. Pero, malay nyo naman, eh, magpa-giveaway ang Shiba, kaya dapat naka-follow kayo sa Facebook page ng Shiba. And, meron nga din palang YouTube channel ang Shiba. Hanapin nyo, Shiba Philippines, or Shiba PH. Yan. O, lagay ko sa screen or sa comment section yung kanilang YouTube channel at saka Facebook page. Follow and subscribe nyo na din. Malay nyo naman, biglang mamigay, eh, kayo kaagad yung unang mabigyan. Siyempre, yung din nga palang sinasabi ko sa inyo, na ngayong 2024 ay ilalabas na mismo yung dual sports tire para sa mga scooter like ATV, NMAX, Aerox. Yan.
nagkakaroon na ng dual sports tire ang Shiba. Kaya abangan nyo, yung lagi tanong sa akin at comment ng comment kung kailan daw ba ilalabas. Ayan, Mal, dito kami nag... Ano punta nyo? Ni RSF, o. Diyan tayo magte-tent. Puntahan lang muna natin yung isang building na maganda rito. It takes so little just to make me smile. But you don't seem to be around. My body aches for someone who makes me right. But you don't seem to take the time. You're on a mission now. I know you can't get out. Well, 56 PM. Sa wakas, natapos din ang aming kanina pang inaayos na aming awning. Yun o, hindi na siya dinadala ng hangin. At kanina nakakain na rin naman kami. Kaya ngayon, pahinga muna hanggang sa magdilim. At ang lulutuin namin mamaya ay hotdog lang naman kami. Tamang ihaw-ihaw lang ng hotdog. Yun o, napakaganda talaga rito. Hindi ka magsasawang balik-balikan eh. Nakakatakot nga lang dito yung alon. Sobrang lakas kasi sobrang lakas ng hangin talaga dito. Oh, kakain na kayo. Pahingan na makakulit. Tahimik na yung dalawa. Oh, pahinga na eh. Makakatulog din ng maayos. Makakapagpahinga din. Tapos paggising mo, ganito yung makikita mong view. Oh. Paggising mo dito sa loob ng tent. Yung mga alaga ko tulog. Sarap ng pahinga. Diyan ako hinampas ng alon eh. Sarap no, Jack no, timeic no. Ito yung hindi mo makukuha sa syudad. Peace of mind. Pag sa syudad, magulo. Kaya talagang babiyahe ka ng malayo para makuha mo yung katahimikan na hinahanap mo. Oh, gising na ang kopi ah. Kakangiti na ah. Aba, nagluluto na pala. Boss, parang tinorch mo na lang yung hotdog ah. Nakakita ko yun. Tsaka bakit ang aga mo pating magluto? Bakit? Nagugutom ako eh. Ah, nagugutom ka ba? Merienda. Ano ba nandito pa? Ah, noodles. Grado ka? Swimming ka? Tatampisaw pagang. Tingnan natin kung hindi ka hampasin ang alon dito. Papanoorin ko na lang tong asawa kong kung paano hambalusin ng mga alon dito. Baka gustong maligo ni ano, coffee. Ayun o, doon tayo kanina. Doon. Okay, ikaw na. Maligo ka na. Huwag kang tatayo ha. Hintayin natin yung malaki. Mahina pa yan. Ayaw naman eh. Ayun na, ayun na, ayun na. Malaki na, malaki, malaki. Ayan. Dat, nakaano kayo, nakaupo eh. Copy! Copy! Sayang masaya. Ha? Ito yung araw na nakita ko ulit ang ngiti ni Copy na matagal ko nang hindi nakikita. Sobrang saya niya na maglalaro kami sa tabing dagat. At ito yung pagkakataon na biglang pumasok sa isip ko na sana dumating yung araw na sa tuwing babiyahe ako ay lagi ko silang nakakasama. Nang sa ganon ay nakikita ko lagi ang kanilang mga ngiti at saya
na madalas na hindi ko nakikita kapag bumabiyahe ako na mag-isa at hindi ko sila kasama. Ano, napagod naman, kakatakbo? Tuwang-tuwa ah. Ito, napakatamad. Hoy, tamad. Ayan, laki-laki mo. 6:22 ng gabi. Aba, may upuan ka dyan ah. Ah, may upuan ka. Kumuha ka doon. Bagsak, ang dalawa namin kasama. Kumain na ba to? May luto ka na ba? Oo. Kanin. Tapos, itong hotdog, itlog, luto na to? Ilaga to? Sasagin mo sa ulo mo, mang malaman mo, dali. Ayoko nga. Ito, pinarito mo na lang. Hindi. Ano? Boil. Boil. Okay. Sarap ng hangin dito. Kumain ng hotdog yan? Oo, binigyan. Kaya pala, tutulog-tulog na yung mga alaga ko eh. Kasi nga nilaga ako. So, ito yung pinagsamang year-end ride at saka New Year's ride. Kasi yung year-end ride natin, yung bungabon. Tapos, yung New Year's ride natin, itong Dinggalan. Sa loob ng isang taon ngayon, 2023, ano yung hindi mo makakalimutang pinagdaanan natin? Yung tipong mas parang nasubukan tayo. Sa akin yung ano? Yung aksidente ko. Alin doon? Ay, din yung ano, yung sa Batangas. Nung gabing pauwi na ako. Ah, yung may involved na bata. Oo. Kasi first time ko lang talagang nakabangga ng tao. Na aksidente na may. Oo. May ano, other other involved, oo. Other person. Ikaw sa'yo. Yung kada aksidente mo. Sino ba naman makakalimutan? Hindi ba kasi yung pakaramdam? Gawang instant. Tsaka, ang hindi ko makakalimutan, yung pakiramdam na kakabaka-baka. So ngayon, may mga balak kami, kaya kami ngayon nag-ride is dahil may mga balak kami in 2 years time na ayaw ko muna naming sabihin. Kasi may mga plano na minsan pagka nasabi mo, hindi agad, hindi natutuloy. Work in progress. So, work in progress, in 2 years time, meron kaming plano. Yun yung ano, goal. Yun yung goal. Oh, 2 years. Pwedeng mapaga. Oo. Pwedeng medyo madelay. Pwede. Pero yun yung... Win a workout. Ano, parang two year goal. Mm-mm. Matupad na siya. Before 2026. Oo. Oh. In 2 years time, maraming mangyayari. So, yun yung hindi natin alam. Enjoy pa lang yung ride ng buhay sa 2 years na yun. Katulad ng 15 years. Tsaka katulad nung ano, 3 years na journey ko dito sa pagbablog sa YouTube. 3 years na ba? Wala pa. Oo, 3 years na. 2020 ako nag-start eh. So. Magti-3 years pa. Kasi yun yung tanning ko sa'yo. Kaya nga, kumbaga... Yun yung tanning ko sa'yo. Kumbaga, yung anong yun, at least... Bago mangyari yung 3 years na yun, nagawa ko na. So, dapat yung goal natin na 2 years. Ngayon? Matupad yun. Oo. So, gano'n naman eh. Every time na meron tayong nagagawang goal, na-achieve natin yung gusto nating magawa, so, meron ulit tayong next na dapat na goal na gagawin. Nang sa ganun, in progress lagi. Lagi tayong, ang tawag dito man, lagi kang merong nilulook forward. Yun. Laging meron tayong nilulook forward na gagawin. Kasi once na nagawa mo na yun, alam ka naman, hanggang doon ka na lang. Tumigil ka na lang, di ba? So, kailangan ulit mag-set ng goal. Kaya ngayon, meron ulit kaming set ng goal or plan in 2 years time. Kaya, abangan nyo, sasabihin naman namin sa inyo once na nagawa na namin. Before matapos yung ano na yun, na ano man naman yung goal, no? Oh. Before matapos yung tanning na 3 years. Oh. Taka talaga, ano? Kumbaga, pinagsumikapan ko rin naman talaga. Kailangan magawa ko na yung goal na yun. Kasi sa oras na hindi ko magawa yun, magkakandaletsa-letsa na yung buhay natin. Hindi naman siguro. Siguro, minsan kasi, sa bagay, sa lahat, sa ano naman ang journey,
sa journey mo. Sinusubukan at sinusubukan ka. Alam mo, nung time na sinasabi lahat yung lagi na ng ano nga, nung God will always provide, nag-iba eh. Nag-iba yung ano, yung takbo. Tapos, kasi, yung plano baga, although nababago yung plano, pero may mas magandang nangyayari. Ganun yung nangyayari nung time na yon. Tapos yung in time na kailangan mo ng tulong, na hindi mo naman alam kung sino tutulong. Oo, laging merong person na sinisend. Oo, ganun. Ganun yan yung nangyayari. Kaya malaking bagay talaga na hindi mawawala din sa inyo yung pagtitiwala tsaka paniniwala sa kanya. No? Yun yung isa rin talagang nagpatibay din na magawa natin yung goal na yun. 3 years. Siyempre, meron ding tulong din galing sa ibang tao. Oo naman, di naman mawawala yun. Tsaka, alam mo, pag wala yung ibang tao na na-involve. Oo. Hindi masaya. Lagi namang meron. Kumbaga ano kasi? Yung sa bawat pagsubok, meron ka nakikilala. Though merong hindi totoo. Oo. Pero mas marami ang totoo. Oo, tama. Yung mas marami yung tunay at yung genuine na pagtulong talaga. Oo. Yung genuine na friendship sa lahat ng ano. Kasi marami ako natutunan sa mga nakikilala ko. Na tipong merong nakikilala ka na may kailangan sa iyo. Meron namang tao na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Pero tinuturuan ka ng parang magandang learning experience. Oo, tama. Kasi ibig sabihin, mawala man yung tao na yun na hindi magtatagal sa buhay. Oo. Nag-iiwan siya ng lesson learned pag umalis. Oo. May mga experience pa rin na madidevelop yung mga pakikisama mo. Lahat ng dumadating sa buhay mo may purpose. Meron silang purpose. Masama, mabuti. At the end of the day, meron at merong kang matututunan sa lahat na na-experience. Tama. Madapa ka doon, may tutulong sa'yo, merong wala. Diba? Doon ko rin natutunan na, no? Kung paano magbibigay ng tiwala sa isang tao. Na kakikilala ko lang, ganyan. Diba? Kasi sa totoo lang ako, kung maanoan nyo, ako mabilis ako magtiwala talaga. Lalo na mayroon akong pakiramdam na mabait yung tao. Siyempre, nandun yung trust. Ibibigay mo talaga. Oo. Pero, sa habang natagal naman, at least kahit paano. Pakikilala mo naman. Kahit nagtiwala ka, hanggat wala namang harm na ginawa sa'yo. Oo. So, be it na lang. Saka ano rin naman. Yung tipong, hiya mo na. Lalabas at lalabas din naman yung katotohanan. Oo. Tsaka, sa mga actions, sa mga words, actions na pinapakita naman ng tao. Uh-uh. Maanoan mo naman kung alin ba yung totoo. Uh-uh. Kumbaga, alam mo nang mag-iingat ka na. Kung paano kayahan din. Kasi, kumbaga, lahat naman ng... Kaya namin na pag-uusapan yan. Alam nyo kasi, meron din siyang kinalaman sa plano namin nun. Na muntik-munti ka na hindi mangyari. Pero kasi, nandun pa naman sa proseso ng siyempre sa panahon ngayon mahirap magpakasiguro sa isang bagay kapag wala kang parang ano mo yun, assurance bukod sa assurance yung rest back. Oo. Parang kumbaga kung mabigo yung plan A, meron ka bang plan B? Pag nabigo yung plan B, meron ka pa bang plan C? Oo. At diba ang letters naman hanggang A to Z. Oo. So ganun din sa planning. So ibig sabihin mas tinuturuan lang tayo pagiging wise. Hindi lang naman pagiging wise eh. Nandun pa rin yung pagiging humble, yung pagiging mabuting tao mo. As long as na wala kang tinatapakang iba. Oo. So, sa mangyayari sa amin in 2 years time, maraming papasok na tao. Na tao sa buhay namin na hindi namin alam na kung tutulungan ba talaga kami. Or, kung makakabuti ba sa'yo yung tao na yun. Ganun. Or, kasi nga merong mga bigla-biglang problema na dumarating.
yun yung mga challenges naman kasi. Challenges na kailangan mong harapin at lagpasan para makapunta ka dun sa plano at goal na gusto mong gawin. Lahat naman ng kalsada mayroong humps. Tama. Lahat naman ng panahon mayroong storm. Oo. Siguro naman, pagkatapos nitong ride and camping natin, refreshen up ka na rin na naman sa work mo. Oo, pwede na mag-work tomorrow. Kasi malaking bagay yung makapagpahinga ka sa lugar na tahimik. Yung makapag-unwind ka man lang. Para maging ma-energize ka ulit pagbalik mo ng work. Mahirap yun laging, trabaho na lang lagi. E buti nga ngayon, ang kasama natin dalawa lang. At least, eto okay to, tahimik lang. E paano kung lima? E kaya nga, buti na lang, nandun sa Antipolo yung iba. At merong mag-aalaga. E may trabaho ka na, di ba? E magko-cordillera level 2 ako. After ng level 2, ihiramin ko ulit yung tuktok sa Bajaj Philippines kay Ma'am Tin. Ma'am Tin, ha, sinabi ko na sa inyo, ha, no North Loop kami ni Lasading, kami naman magkasama ni Lasading gamit ang Bajaj tuktok. Bajaj kami. And syempre nakapagpaalam na rin ako kay Ma'am Tin ng Bajaj Philippines na para tayo ay safe at sigurado sa ating biyahe, eh papaltan ko ng gulong na Shipa tires yung Bajaj RE yung gamit natin ngayon. Para sa ganun, masubukan din natin at makita ng iba na merong gulong na Shipa tires for Bajaj RE. Sa mga naghahanap ng pang Maxima Z, iba kasi yung sukat nun. Baka soon, magkaroon din. If ever na lumakas ang ating Bajaj RE na gulong. Sa palagay mo, this year, nakakapag solo Philippine na ba ako? Parang ayaw. Bakit? Kasi gusto sumama. Yun pala yun. Gusto palang sumama. Gusto ko sa susunod na Philippine loop. Ako yung kasama. Ayoko pati ng Philippine loop na yung nagmamadali ba? Dahil meron ka ng trabaho na kailangan balikan. Ayoko ng ganun, ha. Gusto ko pagka nag-Philippine loop tayo, talagang nandyan yung hindi tayo nag-iisip na umuwi agad. Alam ko naman hindi ka papayag pag si Bisti pa rin ang gagamitin ko. Hindi talaga. Ako decided na ako na KRV. Ako din kasi sa lahat ng nasubukan. Lahat naman ng motor na nasubukan ko din. Siyempre pinapasubukan ko sa'yo para alam ko kung kaya mo rin i-drive. Para once na nasa bahay at di ko ginagamit, ikaw yung gagamit. Wala, may ibang gagamit eh. Unang-una akong gagawin pagka nagkaroon kagad ng KRB. Yung testingin ko kagad yung dual sports tire na ni Shipa. Tapos, break in tayo. Uy, ginagawa mo. Naghahanap siya ng magandang pwesto eh. Coffee, tulog na naman. Kain na mga ungis. Ito na po, ito na. Ang galing oh. Ang galing oh. Basta pagkain na. Nasaan si Jack? Hala, nasaan? Nakawala, Jack! Ano? Nasaan? Tagad si Jack. Hoy, Jack! Nakikakain na. Nasaan ka pa nagpupunta? Kain muna. Pakainom na nga muna. Kain na. Mauna na kayo bago kami. Diba kanina ko pa hinahanap yung Juan sa nasaan? Diba sabi ko sa'yo baka natatakpan ng bundok kasi nung sabong-abon tayo doon. Ayun na, lumabas ng ganda oh. Tingnan nyo naman yung Juan, ang ganda oh. Andun sa mismong kabundukan ng dito sa Maydingalan. Wow! Napakaganda. Bilog na bilog. Gutom pa. Galit na galit. Tama na. Mas lalong gumanda yung buwan, oh. Nung umangat-angat na sa bundok, lumabas yung reflection ng ilaw niya sa mismong dagat. Ganda. Ang pagmasdan. Alas 5:30 ng umaga. At magliligpit na kami. Tapos ay dadiretso na tayo pauwi ngayong araw. Uuwi na tayo. Ready na tayo umuwi. Ay yung mga hindi nyo nakitang dinaanan namin.
eh papakita ko sa inyo. It's a hard thing to know. 6:12 ng umaga. Okay na rin na umalis kami ng maliwanag na. Hirap din kasi kumilos pagka madilim kanina. Hoy, ano? Ready na? Umuwi? Lagi na sa tabi ng bintana. Lagi na. Thank you, Lord. Let's go. Oh, okay ba? Okay ka? Oo. Oh. Bye! Ayos ba tulog mo? Oo. Yung pagkano, tahimik. Parang ang lalim-lalim ng tulog mo. Tapos pagka nandun ka lang, tipong ang tagal ng oras, no? Oo. Sarap! Tama ba ang uwi mo? Ha? Tama ba ang way mo ng daan? Oo. Alam ko naman yung pabalik. Yung isang daan lang na pabundok ng ano, yun yung kailangan kong imapa. Tingnan mo yung ano doon. Umuulan siguro doon. Ang kapal eh. Umulap. Eh, may ang kabundukan, no? Maulap pa. Baka maabutan natin yung ano, fog sa Pacquiao. Isa nito. Oo. Malaki yung pandesal nila. Sa sana kung may palaman, no? May hotdog pa ba tayo? Meron. Oh, kuha! Para may palaman tayo. Oo. Oh. Buti na lang may natara kami ng hotdog, no? Hindi may palaman. Solid. Harap ng breakfast. Remember me, I remember you. I've been thinking about you more than ever. I guess I'm lonely. I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid. Cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we weren't meant to be. Dito ako ngayon sa may kabundukan ng Laur. At nagpalipad lang ng drone. Tulog yung asawa ko. Tsaka yung dalawa. Nasa isa. Tulog. Bagsak. Tapos may nakakilala sa akin dito. Bro! Hi! Ano ang pangalan mo, bro? Jonald po. Yun, Jonald. Nice to meet you, bro. Hello po. Hello po. Saan kayo pupunta ngayon? Tinggalan. Ah, Tinggalan din? Oo. Oh. Eh, kararating lang namin kahapon dun eh. Pauwi na po kami. Paano po? Merry Christmas and Happy New Year po. Sige po. Ingat din po. At nakakatuwa naman kasi may nakakilala sa atin dito sa kabundukan. Ano, uwi na tayo? Ha? Tulog ng nanay nyo, bagsak. Tayo lalarga na rin, diretso tayo ng biyahe. Babaybayin natin tong kabundukan mismo ng Laur. At sado, alas 8 na ng umaga. At kakatiri ka na ng araw dito sa kabundukan. Bro! Ingat mo, enjoy! Let's go! Panibagong kaibigan na ating nakita. Ito rin yung lugar kung saan dito kami tumigil noon ni Lasadik. Dito masarap talagang dumaan kaysa mag-syudad ka doon sa mismong Palayan City.
Kasi dito, sa kabundukan, mas ma-enjoy mo yung kagandahan ng mga makikita mo. Kumbaga, mabubusog yung mata mo. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Dito sa dinadaanan mong to, eh kailangan kung gabi kayo babiyahe dito, papunta ng Bingalan or ng Bongabong, eh siguraduhin yung malakas yung ilaw nyo. Kasi sa nakikita ko rito, yung mga poste, walang ilaw. Talagang madilim dito sa kabundukan na to. Kasi karamihan naman ngayon na bumabiyahe papunta ng Bingalan, eh madaling araw pa lang, umaalis na ng bahay. Tapos syempre, bago pa lang puputok yung araw, kailangan yung iba nasa Gabal doon na or dito na sa may mismong Laur mismo. Mas maganda kung pagdating dito, eh pasikat na yung araw. Nasa ganun, maliwanag na. Bigla-bigla ka makaka-encounter ng ganitong kalsada, napakalalim ng sira. Eh kung gabi ka dumadaan dito, hindi ganun kalakasan ng ilaw mo, aba, siguradong titilapong ka rito or mabebengkungan, masisiraan ka dito. Kaya kung bago ka pa lang dito babiyahe, siguraduhin mo na ready ka at saka yung motor mo. Buti kung grupo kayong babiyahe, at least mayroong magsasabi sa inyo sa harapan na katulad niyan, ito na naman, no? Ang lalalim talaga. Boom. Ito pa. Kasi kung grupo kayo, at least mayroong tutulong sa inyo kung masiraan kayo. Eh, paano kung solo lang kayo? Parang andam. May mga dumadaan ding malalaking truck talaga dito. Yung kanina nga nadaanan natin eh. Pahon. Nagkaroon ng sira. Eh, anong oras pa kaya magagawa yun? Nakaharang doon sa may kalsada. Busina. Malapit nga tayo sa Kapatagan. Dito na tayo sa mismong crossing ng Santa Rosa kung saan kagabi ay dito kami sa kanan na to, dumaretso ng daan. Dito muna tayo dito. Andito yung tindahan ng Buko Juice. Masarap uminom ng Buko Juice dito. Ito na yung palabas ng Santa Rosa. Pagpunta nyo rito, itong crossing na to, pag kumanan kayo, ito yung pabundok. Pag dumaretso kayo, yun yung daan na pasyudad papunta ng Palayan City. Gusto mong Buko Juice? Yung dalawa, tulog. Oo, wala tsura nyo. Tulog siya. Bili lang ang Buko Juice. Saan po kayo pupunta? Sa Tingalan din. Gagaling lang po namin ng Tingalan. Nililingon ka niya eh. Tapos nihintay niya ako lumingon sa maglingon na kaming dalawa. So, nalika dito. Picture po tayo. Anong pangalan niyo po, ma'am? Lisa. Ma'am Lisa and Sir Edson. Taga saan po kayo? Tondo? Oo. Ano ngayon? Year-end ride nyo rin? Wedding anniversary namin. Uy, kahapon. Happy anniversary last year po. Doon din kami. Kami ng Pabaler kahapon nung last year. Mag-stay naman kayo doon ngayon? Ngayon, oo. Oo. Paano po? Dito naman kami. Thank you po. Okay, thank you. Salamat din po. Sige po, nandito po yung asawa ko eh. Okay. Nakakatuwa. Na yung pamunta na pauwi na kami sa ang dami namin nakakasalubong na nakakakilala na sabi nila ginagawa nila pampatulog yung mga vlogs natin, yung pinapanood nila. Ayan. Yan ang Buko Juice dito. Social. Naka ano, akala mo milk tea or milk shake eh. Happy anniversary po. Ay, salamat po. Sige po. Kumain muna. Tara, panggaanan laman ng tiyan. Kaya talagang maaaga umaalis sa mga rider pag pupunta ang Dingalan. Kasi pag inabutan ka ng araw dito, eh sobrang init talaga. Huwag na huwag kayong magpapawala ng inumin. Mahirap ang ma-dehydrate. Na, inom na. Imod-imod lang sa malamig. Happy na yan. Okay na? Maayos? Parang gusto ko matulog ka doon sa CR eh. Ganun ang CR pag clean fuel. Alamas. Pagkain na lang. Oh, gusto mo pagkain?
Pabigyan mo ng pagkain, man. Yung hotdog. Tsaka tinapay. Hotdog. Kesa pera. Okay na. Salamat naman. Merry Christmas. Kainin mo rin yung tinapay. Ba't hotdog lang? Huwag ka dyan sa gilid. Siya, ipa-uwi na rin tayo. Okay, dito ko na rin tatapusin yung vlog namin. Year-end ride camping and New Year's ride camping. Sana ay na-refreshen up din kayo sa pinuntahan namin. At nagkaroon din kayo ng peace of mind kahit papano sa mga lugar na napuntahan natin. And hopefully soon kayo ay makapunta rin doon sa mga lugar na yun. So paano? Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Ayawa! Today and not tomorrow.